Nandito tayo ngayon sa Barangay Pansol dito sa Calamba City sa lalawigan ng Laguna kung saan isang eroplano o maliit na aircraft yung pupagsak dito nga sa isang residential area. Kanina pasado alas 3 ng hapon sa ngayon ay nagpapatuloy itong isa na sa insurgent retrieval operation ng pinagsarap pero sa mga otoridad kabilang na namatauan ng Bureau of Fire Protection ng Laguna RDRRMO ng mga tauan ng Armed Forces of the Philippines ng mga tao ng Philippine National Police at pang mga ahensya ng gobyerno para nga sa posibilidad niya na ma-recover ano, yung mga sakay nitong nabanggit na medical evacuation aircraft na sinasabing bumagsak nga dito sa isang residential area dito sa Pansol sa Laguna. Sa ngayon ano, medyo dumidilim na yung kalangitan dito. Gumagabi na pero nagpapatuloy pa rin, hindi pa rin tumitigil sa paghahanap dito nga sa mga sakay ng pasahero itong matauhan ng BFP na siyang nangunguna ngayon sa retrieval operation sa mga sakay ng eroplano. Kung makikita nyo no, talagang sirang-sira na yung mga bahay dito. Hindi natin malaman kung bahay ba itong ginatayo natin, kung bakanteng lote siya. Pero makikita mo kasi dito na may mga natumbang mga haligi ng bahay. May mga yero na rin dito. At saka yung eroplano, talagang hindi mo na matutukoy kung eroplano ba talaga dahil totally wreck. As in, nasunog talaga siya. Ito yung bunso na rin nung malakas na impag na magkakapagsak at yung nasunog din kasi siya kanina kaya halos hindi mo na matukoy kung eroplano ba talaga kung anong pyesa, kung anong parte na ng eroplano yung bumagsak dito sa lugar. Sa ngayon, iba't ibang mga equipment na yung ginagamit ng matawa ng BFP ito upang mapabilis nga yung kanilang sinasagawang retrieval operations doon sa mga sakay nitong nabanggit na aircraft. So, eto kanina may nakita tayo na pamputol ng bakal. So, eto may mga ginagamit din silang hindi natin alam kung anong tawag dito eh. Pero yung ang sa tingin ko, kinakailangan nila dito yung mga equipment na mas makatutulong sa kanila na ipaangat itong pader ng bahay dahil kung doon nagkakamali, parang pader ito eh. Natumbang pader. At hindi natin malaman kung may mga tao pa dito sa ilalim na to. At kanina, ay na rin doon sa mga tauan ng Regional Disaster Reduction and Management Office ng Calabarzon. May isang residente, yung pasyente nakaligtas at nagtamo lamang ng minor injury. Yung sinasabing caretaker. Ditong isa sa mga bahay na nabagsakan. Ngayon napakadilim na dito no, talagang medyo pahirapan ito, isa sa mga nagpapahirap dito. Pero malaking tulong yung itong ilaw na to. Itong malakas na ilaw na nakabinabato ngayon dito para makita nila yung mga ito yung mga piyesa ng eroplano, mga bagay ng eroplano. Kanina inuutan din natin ano, meron dito na kanina naikutan din natin ito. Yung isang parte ng eroplano. Ito yung pakpak, hindi mo nila identify. Meron silang pakpak dito. Ito yung pakpak ng aeroplano. Makikita mo. Ayan siya. Medyo makakatumbas siya ng ano, dalawang matangkad na tao. Yung haba niya, yung lapad niya nasa ito. Yung lapad niya nasa 3 to 5 feet.
3-4 feet yung lapad niya. At dinata lang, medyo aluminum. Hindi ko alam kung anong tawag dito, pero parang bakal yung pagkakagawa sa kanya. So ito yung itsura niya. Ito yung pinaka nagdudugtong sa pakpak at yung sa katawan ng aeroplano. Ayan. Sa ano to, Sir Edison, sa may village to eh, subdivision ito eh. So ito yung parte ng aeroplano. Pero hindi dito bumagsak itong aeroplano na ito. Sinasabi na sa Prok 5 bumagsak. Sa Prok 5 bumagsak ito. Ito. Kausapin na lang natin para mas maliwanagan tayo. Sir, naka-Facebook live po tayo. Ito si Sir Alex ng Calabarzon Disaster. Sir, pakwento naman po dun sa mga nanonood sa atin. Ano, paano po ba yung report dito? Paano po siya bumagsak? As per accounts of our on-loopers, at around 3 p.m. napansin po nila na the airplane is going awry habang nasa hinagpawid at nagkakawatak-watak na yung parts ng airplane. So these parts are retrieved from the other parts of the barangay at dito mismo sa Prok 6 natin bumagsak yung aeroplano. So, gaano kalayo yung pagitan nitong Prok 5 kung saan natagpuan itong pakpak at itong mismong lugar kung saan pinaniniwalaan bumagsak ng aeroplano? It's a few hundred meters away from where we are located right now. So medyo malayo-layo din siya. Mm-hmm. Sir, may mga reported na po ba tayo na casualty, fatality dito sa pangyayari? Casualties-wise, meron tayong isang reported na injury. Ito ay anak ng may-ari anak ng caretaker ng bahay na pinagsakan. Nakatamo siya ng burns at agad naman pong naisugod sa ospital kasama yung kanyang ina. So far, yun pa lang pong ating confirm na injuries and casualty. However, kasalukuin pa rin naman kung nangyayari yung ating retrieval operations para makuha kung sino man yung laman ng aeroplano. Apo, sir, may binabanggit po ba kanina anong nangyayari yung pagbagsak ng aeroplano? Malakas po bang ulan dito sa Laguna nun? According to our City Disaster Risk Reduction and Management Officer, surprisingly, walang ulan, pero makulimlim na nung mga oras na yun dito sa Calamba City. Bumuhos yung malakas ng ulan right after a few minutes na bumagsak ng aeroplano dito sa Miramonte Village. Apo, sir, may information na po ba tayo kung saan galing aeroplano, saan dapat siya papunta? According to CAAC, the medical evacuation plane is from Dipolog City na papunta ng Manila. So, yun lang po ang meron pa tayo ngayong information, the names of the passengers we still in the coordination works para makuha ang manifesto, but it's from the Dipolog City. So, ilan po sir yung pasero binabanggit? According to the air traffic control, there are 7 passengers, including the pilots and the medical evacuation team and the patient as well of from Dipolog, ilang ta-transfer dito sa Maynila. Okay po, maraming salamat po, Sir Alex. Sir Alex ng Regional Disaster. So, ito yung sinasabi kong aeroplano. Sir, maraming salamat po. So, ito yung area. Ito yung aeroplano. Ito yung pakpak na aeroplano. At ito yung pinagbagsakan ng aeroplano. So, mapansin mo, bantay sarado ito ng mga otoridad. May mga taga SWAT na rin, mga taga Philippine Red Cross, mga taga Kabuyo Rescue. Marami na rin yung tumulong dito para nga mapabilis yung retrieval operation. So ito yung pinagbagsakan na area. So talagang napakadilim na, no? Kulay asul na yung langit dito. Papalalim na yung gabi. At nagsisilbi na lang liwanag dito yung ilaw na nanggagaling dun. Parang sa rescue light yata ang tawag dito. At ito yung ito yung haligi ng bahay. Ayan. Asan?
Ayun. Ayun, may binabanggit sa atin. Erisi daw yun. Ayun o. Ay, to. Yung mahaba na yun. Yun ba yun? Boss Ali? Ayun. Nakikita nyo na yun. Yun yung... Kung doon nagkakamali kung Erisi yun, yun yung makina. Makina yun. Propeller. O Erisi. Basta parang siyang Erisi eh. Ayun. So ngayon, pamano pa yung ano na yun? Yung makina na yun. Ano yung ginagamit po ng equipment yun yun? Sa unang dito, kasi maraming mga tao, pumasok ka sa dito. Basta, ayan, ang sitwasyon ngayon dito, pinuputol nila yung mga ano, parang piyesa ng aeroplano, parang palitan ng aeroplano yun, pinuputol nila yung mga bakal-bakal dito. Kasi naghahalo na talaga yung mga ano, yung mga bakal mula doon sa pader, yung pundasyon ng bahay at yung mga bakal mula naman doon sa okay na. Thank you, Drew. Yung bakal mula doon sa yung mga na-recover na parte nitong eroplano. Ay na rin dun sa cup kanina kay Sir Eric Apolonio mga around 3 bago nangyari itong plane crash, nakatanggap sila ng report na may isang aeroplano ang na-report na missing o nawala sa kanilang fleet radar. Ito ay isang medical evacuation na aircraft bandang 3 PM yung napaulat na nawawala. At nagkataon na lang, mga masyado alas 3, ang Laguna Provincial Police Office, mga around 3:34, nakatanggap naman sila ng report. 3:34 ng hapon, nakatanggap sila ng report na may isang aeroplano ang bumagsak na dito sa may barangay Pansol sa Calamba. So sinasabi, ang aircraft na to, una galing ng Maynila ito at pumunta ng Dipolog City. Doon kakamali sa Sampuanga del Norte yun. At agatid daw yun ito ng pasyente dahil ito nga isang emergency evacuation na aircraft. At sinasabing ito ay naghatid na ng pasyente at pabalik na sana sa Maynila nang mangyari itong aircraft. Ayon doon sa mga tauhan ng Calamba City Hall ay doon sa matauan ng Regional Disaster Reduction and Management Office, ang sinasabi nila ay bago bumagsak ito ay nakita nila sa himpapawid ito na medyo nagkakalasa na yung mga pyesa, yung mga parte ng aeroplano, particular ng bilanggit, ano, yung pakpak, kaya nakita natin dito yung pakpak medyo buo pa dahil sa hiwalay na lugar ito natagpuan. So bago siya nag-crash dito, una na siyang natanggal, sinasabi nila sa Prox 5, at itong lugar ito kung saan sinasabing dito talaga bumagsak itong aeroplano, Prox 6, ay may 100 metro yung pagitan nito. So medyo malayo din yung pagitan niya. So makikita nyo, no, talagang medyo mahirapan na, no, doon sa mga tagawa ng BFP yung tribal, kasi medyo mainit-init pa yung area na to. Kasi kanina, nung naabutan natin, makakapal pa yung usok na nanggagaling mula dito sa lugar na pinagbagsakan nitong aeroplano.
ulo. Diyan na siya pa rin. Hindi, Ryx Gil Laput, pre. So mamaya no, magbabalik tayo no, para magbigyan ng update para matukoy natin ano, kung may mga marirecover pa dito nga sa nag-crash na aircraft dito sa Calamba, Laguna.